Nanay Evangeline? Yes, ma'am. Magandang hapon, Nanay Evangeline. Good afternoon, ma'am. So, Nay, ano po bang nangyari kay Ma'am Saida Flores? Gano'ng katagal na siya sa Jeddah? Noong April pa po yung kanyang con, ma'am, contract, and then natapos nitong June 2021, ma'am. Ah, two okay. Year na to. Natapos yung contract. Opo, so dapat naka-uwi na siya. Oh yes, ma'am. Kasi ma'am, last June 11, supposed to be, ma'am, naka-flight na siyang pabalik dito eh, sa Pilipinas. Eh, nagkataon, ma'am, yung mga buwan na yun, medyo mahigpit po ang mga, ano po, mga, kaya limitado po ang flight. Na-cancel po yung kanyang flight, ma'am. So, ang ginawa ng amo niya, pina-refund yung ticket sa halip na iparibok, ma'am. Eh, yung anak ko naman pong si Saida, umaasa ma'am siya na maybe next month or the other month, ma'am, eh, aasikasuhin ulit ng amo niya yung kanyang pag-ano ng ticket, ma'am, para magkaroon siya ulit ng booking sa flight, ma'am, sa PAL. Eh, hindi na po inaasikaso, ma'am. Hindi na daw inaasikaso. Pag kinakausap ng anak, yes. Pagka kinakausap ng anak kong si Saida, yung amo niya, ang laging isinasagot, ma'am, eh, ang mga alibis niya is ano eh, sarado raw ang airport, walang eroplano, o kaya naman ma'am, mahal daw ang ticket. Yun naman ang ano, yun ang sabi ni Saida sa akin. Yun ang sinasabi ng employer o ng agency? Yes ma'am. Yung employer niya mismo, yung amo niya na pinagsisilbihan niya. Okay, at yung agency, ano naman ang sinasabi ma'am? Nitong last, ano lang ma'am, kasi maybe 2 weeks ago, kinuntak ko ng agency ma'am, dito sa Pilipinas, yung agency niya. Eh, puro lang namang sinasabi, mag-i-email daw doon sa Saudi, ma'am. Tapos ano, pagka pina-follow up ko pa rin ang ano ko sa agency, hindi ko na sila ma-contact, ma'am. Okay, sige na. Wala silang action na ginagawa. Oh. Usapin na po natin ang inyong anak, si Miss Saida Flores, ang ating OFW. Ma'am Saida. Good afternoon po, attorney. Good afternoon, Ma'am Saida. Nervous po. Naku, yung boses nyo nga po palang, halata na po yung, ano po ba ang kalagayan nyo dyan sa Jeddah ngayon? Siyempre, ma'am, pinipilit na lang din pong magtrabaho kasi kailangan, kahit pinaramdaman ka. Kasi, ano po, ma'am, kasi nung October, nagsabi na naman ako sa amo ko na kailangan kong magbakasyon. Talagang inaalibay niya po, wala daw pong eroplano. Nagtatalo lang po kami, ma'am. Actually, ma'am, nung last June na na-cancel po yung flight ko, bale, nagkagulo po kami, makarating po kami ng consulate po dito sa Jeddah. Pinapirma po siya sa Polo na kailangan ihanapan niya pa ako ng soonest flight kasi nga, yung wala pong islot nung time na yun, ma'am, mula nung na-cancel yung flight ko, ma'am, pahirapan po kumuha ng islot. Ngayon, ma'am, medyo okay na po. Ang dinadahilan naman po niya, paano yan, mahalang ticket, ganun. Eh, obligasyon po nila yun, ma'am. Yun nga, no? Lalo't hindi ko na po, ma'am, kayang magtrabaho. Ma'am, dinadain ko po sa kanya, ma'am, 2 months na pong masakit ang tagiliran ko. Alam niya po yan, nahirap akong bumaba, bumangon. Pero wala, ma'am. Bato talaga puso nila, kailangan mong magtrabaho, kailangan mong bumaba, kailangan mong gawin yung trabaho mo. Pagbibigyan ka, ma'am, na magdamag, makakapahinga ka. Pero ma'am, kinabukasan, kailangan bumaba ka, magtrabaho ka. Kasi aakyatin ka sa kwarto, bumaba ka, magluto ka. Ganun po, ma'am. Nakakahirap po, ma'am. Abusado. Dito po sila, ma'am. Ganun po talaga, ma'am. Muslim, ma'am, na mga OFW, ma'am, ganun po. Talagang wala ka pong karapatang magkasakit. Ang tingin po sa'yo, ma'am, makina. Isa pa po yan, ma'am, lagi pong walang pagkain dito, ma'am. Kung hindi po ako bibili, kaya po, ma'am, walang natitira sa sahod ko kasi bukod sa magpapadala ka ng konti sa mga anak mo, kailangan mo pong mag-save ng pera kasi po, ma'am, magugutom ka. Yung mula alas 5, ma'am, hanggang gabi ka magtrabaho, lalo po pag may bisita, ma'am, swerte na po, ma'am, kung makatulog ka ng maaga. Swerte na po, ma'am, kung makatulog ka ng 3 oras. Kasi talagang umaga, kakatukin ka na naman. Tsaka, ma'am, hindi naman yung bata, ma'am, hindi ka lang po minsan gagawa. Hindi ka lang minsan maglilinis. Maya. So, ma'am, gano'ng katagal na mula nung nag-end contract kayo? Ma'am, nung bali transfer po ako dito, ma'am, sa amo ko, ma'am, eh. Kasi yung unang amo ko, dumating po ako dito, ma'am, April. Bali, binenta lang po ako dito, ma'am, sa amo ko na to. Binenta lang po kayo dyan? Gano'ng katagal na po kayo dyan? Ano na po, ma'am, kasi April pa po, tapos June po ako napunta sa kanila. So, 2 years na mahigit, ma'am. 2 years? Opo, 2 years at kalahati na po, ma'am. Okay, pero kailan pa po kayo nagpaalam umuwi? Ma'am, dapat ma'am, June pa po. June pa, last year?
Eh, ma'am, talagang marami po siyang mga dahilan. Talagang ayaw niya okay. po kong pauwi. At nasan yung agency niyo nung nangyari ang mong lahat ng yan? Andyan po. Ayun na po. Nakikipag-communicate naman po ako sa mother ko. Kasi ma'am, syempre dito, yung paghawak mo ng cellphone. Yung agency niyo, ma'am, anong sabi po ng agency? Humingi po kayo ng tulong? Opo, si mother ko po yung inutusan ko. No? Hanggang ganyan po, sabi, kukontakin po ko. Wala naman po. Wala po. Business-wise, International Resources Incorporated, makakausap natin yung secretary nila, si Ms. Anchel Ilumin. Ms. Anchel? Yes po. Magandang hapon, si Attorney San Ferrer ito. Ano po ang... Yes po. Good afternoon po. Oh, itong ating OFW na si Ms. Saida Flores ay humingi daw po ng tulong sa inyo na makauwi. Eh, hindi pa po nakakauwi hanggang ngayon. Ano po ba ang nangyari dito sa ating OFW na ito? Hmm. Regarding po kasi sa OFW, yung concern is ngayon lang din na na-receive na may problema po pala ang aplikante. At tulad nga po ng sabi ni ma'am, is finished contract na siya. Ngayon, i-validate po namin sa aming FRA, ma'am, kung ano na pong update dito. Yun na nga, nag-finish contract, pero bakit hindi nyo inalam ang kanyang whereabouts? Ma'am, ano, regarding kasi sa concern niya, ngayon lang din namin na nalaman na may problema po ba siya. Sigurado po kayo? Kasi po, yes, kasi sabi ni Nanay Evangeline ay lumapit siya sa inyo. Ang nanay ng OFW natin at ang OFW din ay nagtanong sa inyo, si Ms. Saida. Ma'am. Ma'am, pwede po ba malaman namin kung sino po ba nakausap niya, ma'am? Sige, Nanay Evangeline. Ako mismo yes, ang ma'am. Nag-call kay Ma'am Jen. 2 weeks ago na, mahigit. 2 beses ko siyang kinontak. Eh, yung pangalawang kontak ko sa kanya... Out of reach na siya eh. Nung una lang niya ako in-entertain, pero parang galit pa eh. Wow! Mm-hmm. O yun, ma'am. Ms. Anchel. Yes po, ma'am. Mm. Pwede po ba malaman yung buong pangalan ng nakausap, ma'am? Si Ma'am Jen mismo. Nay, sino ba si Ms. Jen? Ano yung pakilala niya sa inyo? Kasi kinontak ko rin yung agent ng anak ko eh, si Gina De Jesus. Siya ang nagbigay sa akin yung recruiter ni Saida. Eh, ang ibinigay niya sa akin para makontak ko yung agency, si Ma'am Jen, ibinigay ang contact number, ma'am. Okay, kaya sige. Kaya nakausap ko mismo si Ma'am Jen. Nasa linya na natin ngayon si Attorney Hans Leo Kakdak, ang ating magiting na OWA administrator para makahingi na tayo ng diretsong tulong kasi itong agency, ang daming palusot eh. Tulungan na natin ng rekta itong si Ma'am Saida. Dahil si Idol, hindi naman yan patumpik-tumpik pa. So, Attorney Hans? Yes, magandang hapon po, Attorney Sam, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon din po, Attorney Hans. Maari pong matulungan natin ang ating OFW na si Ma'am Saida? Opo, kukunin ko po yung pangalan, kumpletong pangalan ni Ma'am Aida. Opo. Tapos yung kanyang contact number para makontakt natin. The first important thing is matawagan siya ng welfare officer natin to assure her na may tulong para kumalma ang kalooban niya. Tapos sasagipin natin siya doon, dadalhin sa polo shelter. Sasaayos ang kanyang pag-uwi, yung exit visa niya, saka yung plane ticket. Then of course, patatawag natin yung recruitment agency. Yung business-wide na nabanggit, patatawag natin para panagutan nila ang kanilang responsibilidad na mapauwi ng ligtas si Saida. Yun nga po, Attorney Hans. No? Kasi ang kwento po ni Saida ay naibenta siya after niya mag-end of contract. So, ano po yung posibleng mangyari? Nasa kabilang linya din po itong agency. Ano po bang pwedeng mangyari sa kanila pag ganun? Sa tingin ko, pero mayroon ng violation. Ano? Kasi dapat pinauwi na siya kagad. Kahit ba sabihin natin may pagpayag o pangsangayon si Saida, that immaterial. Ano? Kasi dapat merong pagpapauwi muna para maka-process ulit siya sa POEA para siguro naligtas uli yung kanyang mga terms and conditions of employment pabalik. Ngayon, para wag nang madagdagan pa ang anumang liability ng agency, patatawag natin sila at panugatin nila. At kung naramdaman natin na hindi nila pinanagutan ang kanilang responsibilidad, mag-endorse na tayo ng kaso sa POEA. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Hans Leo Kakdak. Salamat po, Attorney. Maraming salamat po. Saludo po kami sa inyo. Maraming salamat. Salamat po. Saida, huwag ka mag-alala. Tutulungan ka namin. Ma'am Saida? Opo, umiiyak na si Ma'am Saida, no? Kasi Atty. Yung pakiramdam na kinikimkim mo lahat na wala mo akong nakakausap.
Yun nga po eh. Yung nakakaisip ka na po minsan na, nakakaisip na po ako minsan na tumakas na yan po yung totoo. Gusto ko na po tumakas. Alam niyo po, kaya ma'am, yung... Opo, wag po kayo. Alam niyo, ma'am, yung nararamdaman niyo ngayon, kaya kayo siguro po umiiyak dahil yung pakiramdam ng wala kayong kakampi. No, ma'am? Sa matagal na panahon, wala kang kakampi, wala kang nasasandalan dyan, mag-isa ka. Kaya talagang yung sama ng... Oh. At saka yung wala po akong, wala pong linaw na makakauwi ako, ma'am. Yun yung totoo. Yun nga po. Hindi ko po pauuwiin. Mabuti. Tinitiis mo po, ma'am, yung nararamdaman mo sa katawan mo. Kailangan mong kumilos. Kasi yun nga po yung katwiran nila, trabaho mong magsilbi. Opo, ito, ma'am, yun. No. Yan po talaga ang advokasya ni Idol Rafi. Ang maging kakampi ng mga inaape at saka maging kakampi ng mga katulad nyo na pakiramdam nyo, wala po kayong kakampi. At ito po yung mariregalo po sa inyo ni Idol. Kita nyo naman po kahit na nasa field work siya ay tuloy-tuloy po ang aming serbisyo. Kaya ang mariregalo po ng programa sa inyo ni Idol Rafi ay makakauwi po kayo. Sisiguraduhin namin na makakauwi po kayo bago magpasko para magkasama po kayo ng inyong pamilya, ma'am. Gusto ko po magpasalamat ng marami sa inyo po, ma'am. Kay Sir, sa inyo dyan, kay Sir Rafi. Ma'am, dahil tinugunan niyo po at binigyan pansin niyo po yung panawagan ko sa inyo para sa aking anak, ama. Ay, ma'am, dahil talagang ako po'y nababalisa at nag-aalala po talaga sa kanya. Maraming maraming salamat po, ma'am, sa lahat sa inyo dyan, ma'am, lalo na kay Sir Rafi. Mm-hmm. Maraming salamat din po sa tiwala, Ma'am Evangeline. Nay, kausapin niyo po ngayon ang inyong anak. Talaga pong nakakaawa na po yung kalagayan ni Ma'am Zaida. At maraming salamat po at nailapit niyo po ang kanyang kalagayan dito sa aming programa. Actually, ma'am, almost every day po kami nag-uusap, ma'am, through VC. Ngayon po kausapin niyo po siya, ma'am, nang may linaw na yung pag-uwi niya. Salamat po sa inyo. Mensahe po, nakikinig po sa atin si Ma'am Zaida. Oh, hayan, hayan Saida, oh, may pag-asa ka na at talagang mapapauwi ka na ni Sir Tulfo at saka yung mga staff niya. Kaya magpasalamat ka rin ng marami sa kanila, Bong. Kalma lang, Saida. Maraming salamat. Hindi ko po alam ngayon kung ano yung nararamdaman ko, ma'am. Halo-halo. Halo-halong takot na. Ito, pag nalaman po ng amo ko, ma'am, hindi ko alam kung ano pong mangyayari, kung ano magiging reaction. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Marami na pong natulungan ng programa at si Attorney Hans Leo Kakdak ay talagang marami na rin pong napauwi at natulungan ng mga katulad nyo po ang kalagayan. Sisiguraduhin po talaga namin na safe po kayong makakauwi. At na-excite, opo, nakaka-excite din po yung idea na mayakap po kayo muli ng inyong nanay at ng inyong pamilya. Salamat po, ma'am. Maraming salamat, salamat po. Salamat po ng marami. Okay, so maraming salamat po Nanay Evangeline at Ma'am Zaida, no? Huwag niyo pong ibababa yung phone, kakausapin po kayo ng mga staff. Maraming salamat po.